Today's episode yan, sasagutin ko lang yung mga ibang comments or reactions ng mga viewers natin sa channel natin. Kasi alam nyo mga Dre, kung mapapansin nyo, araw-araw ako nagbablog. Araw-araw ako nasa kalsada. Pero bakit? Diba? Sa pa, naka-lockdown tayo, buong NCR. So since naka-lockdown tayo, dapat hindi ako maalis, diba? So alam ko meron talagang mga ibang viewers dyan na negative yung mga comments. Nagpapasa ko sila. Hindi ko lang talaga, hindi ko lang sinasagot eh. Ang sagot dyan mga Dre, simple lang. Simulan natin sa paglabas-labas ko. Ang paglabas ko mga Dre, may oras yan. Hindi ako maghapon nasa kalsada. Kaya, kung mapapansin nyo, kapag nagpa-vlog ako, lagi lang ako mag-isa. So bakit? Bakit ko nasabi na lagi lang ako mag-isa? Lumalabas ako madalas mga Dre, dahil lagi ako may back ride. So tatanong nyo naman kung bakit ako may back ride. Eh bawal nga mag-back ride, diba? So ang sagot doon, nagba-back ride ako lagi, hindi para maghabal-habal ako. Hindi naman, alam ko yung part ko eh. So lumalabas ako kasi ang misis ko ay isang frontliner. Isang frontliner ang misis ko eh. Ang trabaho niya, nagtatrabaho siya, or ang line of business niya ay nasa healthcare. So, kaya ko na sa yung frontliner siya. Araw-araw, kahit lockdown na, kahit totally lockdown na tayo, yung misis ko, kumapasok pa rin siya araw-araw. Kaya ako, laging lumalabas araw-araw at kaya din ako nakakapag-vlog araw-araw kasi hinahatid ko si Missy papunta sa office niya, tapos uuwi ako and then after ng trabaho susunduin ko naman siya para makauwi kami. So ang biyahe ko everyday nasa 30 kilometers mahigit, balikan naman yan. So ganun ka haba yung travel ko araw-araw mga Dre. Kaya ako nakakapag-vlog. Tapos, dun sa mga nagtatarong naman na nagsasuggest na bumili na ako ng set of tools talong-lalo na yung 15. So, pasensya na kayo mga Dre kung hindi tayo nakakabili ng 15. Alam niyo kung bakit? Kung gusto kong bumili, araw-araw ako nag-iikot eh. So, ibig sabihin, araw-araw din ako nakakita ng mga tindahan ng mga tools. Ang problema, yung mga tindahan ng tools na nakikita ko puro sarado naman, kaya wala akong mabilan. Kung yung kapang bumili, kung makakita man ako, baka China or malalambot yung materials na ginamit dun sa wrench, ayoko naman ng ganun. Kapag ganun kasi madaling masisira yung pamihit mo. Kaya yun, naghihintay ako magbukas, lalo na yung mga mold, para din ako bumili ng mga dry socket para makompleto ko ng isang bagsakan yung mga pamihit na kulang ko. Yun ang dahilan mga Dre kung bakit ako araw-araw lumalabas. Hindi ako lumalabas kasi gusto ko lang maging pabebe, gusto ko lang mag-vlog, gusto ko lang meron may content. Hindi ko lang yun mga Dre. Kaya ako lumalabas kasi inatid ko at sinusundo ko yung isip ko na healthcare worker. Kaya nakapag-vlog ako kasi alam naman natin diba mga Dre, hindi natin kaya i-please lahat ng mga tao na nakakapanood ng vlogs natin. Kaya yung mga dislikes sa mga vlogs ko hindi ko naman pinapansin kasi tanggap ko naman sa sarili ko na hindi ako perfecto at hindi ko rin kaya i-please lahat ng tao. Hindi ko kayang masatisfy yung mga pangailangan nila
dun sa mga videos na, na gusto nilang panoorin. Meron siyang, meron tayong iba't ibang criteria kapag nanonood tayo ng video. So, yung iba siguro, hindi ko naman meet yung criteria nila, kaya sila nag-dislike. Kahit na yung ginawa mong vlog ay sobrang ganda at saka sobrang helpful para sa'yo at saka para dun sa ibang tao. So yun yung masasabi ko sa inyo mga dre, kung bakit ako nakakapag-vlog talaga araw-araw. Saka yun, yun lang naman. Saka nga pala mga dre, good news kasi gusto kong pasalamatan yung isang tao na nag-donate sa atin ng cash. So yung cash donation galing siya kay Ryan ng Peña Flor. Nag-email lang siya sa akin dun sa email address na nakalagay sa description ng video ng mga bawat vlogs ko. Nandun lagi yung email ko. So yun, nag-donate siya ng cash at tinanong ko sa kanya kung okay lang ba na sabihin ko to o i-announce ko sa vlog ko. Sabi niya okay lang naman daw. Dito yung link ng Facebook account niya, kaso hindi na nag-reply. Kaya yun, sorry Dre kung hindi ko malink yung Facebook account mo. At so them who donated the cash. But, sobrang thank you ako dun sa cash na dinonate mo kasi malaking tulong yung para sa akin. At mas lalo kong matutulungan yung mga taong nangangailangan kasi ang galingin ko dun sa perang dinonate mo ay itong bibili ko rin ng tool. Ayan, ulitin ko lang, maraming salamat Ryan Peña Flor. At saka para naman din sa mga nasasabing scripted yung mga pagiging good Samaritan ko, natawa na lang ako sa inyo mga dre. Napaka, di ko alam kung saan nyo kinuha yung mga kukosin nyo eh. Pero yun, thank you pa rin kasi pinamanood yung mga vlogs ko kahit tingin nyo scripted. Pero kayo na humus na, kasi hindi ko naman talaga kayo mabipilit eh kung sa tingin nyo scripted yung mga vlogs ko. Para sa sila mga nasasabing scripted yung vlogs ko, kayo na lang magtanong doon sa mga taong natutulungan ko kung scripted ba talaga o hindi. Lalong-lalong na doon sa Magama na taga Pampanga, Mabalacat, doon yung tanong kung scripted ako o hindi. So, ako na lang talaga eh. May masabi na lang talaga, may mga i-comment na lang, mayroon na lang meron na lang siyang masabi na negative comment sa vlog ko. Talagang makikita mo talagang hater talaga eh, or basher mo siya eh. So kahit marami akong haters or bashers mga dre, pinapasalamatan ko pa rin sila kasi nanonood pa rin sila ng vlogs ko eh. So natutulungan pa rin nila ako isang way. Kaya yun, maraming salamat lalong-lalo na doon sa mga nagko-comment ng mga positive comments, good vibes, yung mga sumasalut, saka yung mga nagsasabi ng mga blessings. So maraming salamat mga dre. Kasi yun talaga yung buo-buo ng araw ko bukod dun sa mga natutulungan ko. Alright mga dre, ito yung shoutout. So shoutout nga pala kay John Alicante. Shoutout din kay Arvin P. Ito si Darwin Pancho.
may alternate account yata itong sa YouTube. Shout out din si Johari Balabagan from Island of Boracay. Shout out din si James Vincent Macaraeg, si Django of Bulacan, si Ringer John Raimundo, si Lawrence Villete, si Eliza Padilla, si Valerio, Gerald Esteban, Don Reynel Lazana, or Don T. of Lazana. Tapos, shout out din kay Prof. Manuel TV, or yung green name niya ata is Irving Agustiza. Shout out din kay Jose Panaligan, kay Jeremy, kay Dick Sidian, at lastly kay Janice Niu. So mga dre, kung gusto niyo magpa-shout out, meron tayong mga, kung gusto niyo magpa-shout out mga dre, mag-comment kayo dun sa pinned comment nitong vlog ko. Tapos paki-share yung video na may hashtag na MotoMedic, para tapos paki-public din yung post para makita ko. So pag nakuha niyo yung mga dre, yun, pag nakuha niyo yung pag-share nitong vlog na may hashtag na MotoMedic, mag-comment lang kayo doon sa pin comment nitong vlog ko na to, para ma-shout out ko kayo sa next vlog. So hanggang dito na lang mga dre, hindi ko na pabahayin to, sa susunod na vlog, rock and roll!